Kasunod ng pagbabalik ng Oplan Tokhang, nagpaalalang Integrated Bar of the Philippines sa mga pulis at sa publiko para walang malagay sa peligro at para walang karapatang maabuso. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Kamakailan ay binigyan ng Korte Suprema ng writ of amparo si Efren Murillo. Dito pinipigilan ang mga inireklamong pulis na makalapit sa biktima at sa kanyang komunidad. Kasunod ito ng anti-drug operations na nauwi sa pagkamatay ng apat pang kasama ni Murillo noong August 2016. Ngayon, nagsampa ng motion ng grupong Center Law sa Muntinlupa RTC para buksan ang kasong ito dahil may mga ebidensya raw sila na rub out at hindi raw shoot out ang nangyari. With respect to FN Murillo and all the other victims na namatay, they were shot execution style talaga, point blank. And either they were kneeling down or sitting down. Yun lang ang conclusion na nakikita namin from the forensic result. Ang mga ganitong insidente ang nais maiwasan ng Integrated Bar of the Philippines kasunod ang panunumbalik ng Oplan Tokhang. Kaya muli silang naglabas ng paalala sa mga pulis at publiko. Ayon sa samahan ng mga abogado, kailangan naka-uniforme at magalang ang mga pulis kapag kumakatok sa mga bahay at nagtatanong sa mga naninirahan doon. Dapat din daw gawin ang Oplan Tokhang kapag umaga at hindi sa kadiliman ng gabi kasama ang mga opisyal ng barangay. Pwedeng tumanggi ang mga taong iniimbitahan na sumama at hindi sila dapat pilitin. Paalala ng IBP, kailangan may warrant of arrest kung may dadamputin at search warrant kung may bahay na papasukin at sisiyasatin. Kung sumama naman o sumuko ang isang tao sa mga otoridad, mayroon silang karapatan na hindi magsalita, no? To remain silent or to assistance of a lawyer of their own choice. Minsan nga may pinapipirma, no? Nako, it's really a no-no na kailangan talagang may assistance of counsel. Ayon sa IBP, maaring lumapit ang publiko sa mga abogadong miyembro ng IBP sakaling malabag ang kanilang karapatan. Maganda ang intensyon ng Tokhang. Kanya lang, it is also very open to abuse. Lahat naman ng tao ay dapat mabigyan ng second chance. Ang mga karapatang ito, hindi alam ng 18 taong gulang na si Richard. Di niya tunay na pangalan. Nakalista raw ang pangalan niya sa kanilang barangay bilang drug user kaya siya sumuko. Aminado naman siyang gumagamit at nangakong magbabagong buhay. Batid daw ni Richard na ang ibang sumuko, kalaunay pinatay din. Kaya ganun na lang daw ang kanyang pag-iingat. Hindi ako nagpapagabi para hindi ako mapahamak. Hindi po ako sumasama sa mga barkada. Paalala naman ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa mga pulis at sa publiko. Pag kumatok, i-open yung door. That's dos. Pag kayo'y pinilit na sumama, that's don't. Huwag ka sumama. Dahil voluntaryo lang ako. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.